Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog, bibigyan ko na lang review yung Queen Skin Rejuvenating Facial Set. So ito sila. Nahulog. So yun, nasa na ba ako? So bibigyan ko na lang review yung Queen Skin Rejuvenating Facial Set. So ito sila. So, pinadalhan nila ako ng pinadalhan ako ni Miss Casey Alfaro or yung CEO ng Queen Skin ng isang set ng rejuvenating facial set. So, tinest ko sila or ginamit ko sila ng isang linggo or ng 7 days and ito na yung result. So, after 7 days, ito na yung resulta. Malaki talaga yung naging changes ng face ko kaysa doon sa dati. But, doon ginamit ko to, okay naman yung skin ko. Kaso, walang pamamalat na naganap. So, yun. Paano ba magsimula? So, sa soap naman, yung soap, hinati ko ng lima para mas matipid siya kasi bala ko siyang gamitin sa katawan ko and gusto ko din kasi alam niyo na, you know how much I love Kojic soap. So, yung mga ganitong klase ng sabon, talagang face and body ko talagang ginagamit. Kahit anong soap pa yan, ano ba? Kahit anong soap pa yan, ginagamit ko talaga yan. So, after 7 days, ito yung naging resulta niya. So, wala na siya pamamalat. Kung ang friend ko kaya sa Facebook, nakita niyo naman siguro kung gano'n siya namalat ng bonggang-bongga. As in, 3 to 4 days, grabe yung pamamalat and as of now pa nga, meron pa nga yung pamamalat dito, sa banda dito. Yan dyan o. Tsaka dito. And as you notice, meron mga sugat-sugat. Yan, ang dami o. Pero hindi yan dahil sa review, kundi dahil sa akin kasi kinamot ko siya. So, di ba pag nare-review tayo, bawal tayo magkamot. Kasi, ewan ko kung, kasi before kasi ano, nagre-rejuve din ako, may mga pangangata din na nagaganap and ang kati kasi siya, ang kati niya kasi, so ang tendency talaga hindi ko makontrol yung sarili ko na hindi kamutin. So kahit ganyan lang yung pagkamot, magkakasagat at magkakasagat ka pa rin. So ayan yung sugat niya. Yan. So lang ako ngayon, pawalang araw na ngayon. Balik kanina ng umaga, nag-sunblock, soap at toner lang. And then ngayon naman is soap and toner lang. Hindi na ako naglalagay itong rejuvenating cream kasi as you can see naman, oh. Biglang lumabas yung mga veins ko dyan. Yan. Eh, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nung unang gamit ko nito, nung 1 to 3 days na paggamit ko nito, yung rejuvenating cream kasi, ginagamit ko din siya sa umaga. So, piniima ko ni Miss Casey na hindi pala pwede yun. So, siguro dahil sa overuse ko ng paggamit nito, ito yung naging resulta niya. So, lumabas yung mga veins ko dito. Pero maganda yung effect niya. Kung kayo yung tipo na gusto niyo yung grabe yung pambabakbak, I recommend this. Siguro naman, nakikita niyo yung mga photos ko na ina-update every 1 day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Nung 7 days ko, hindi na ako nag-update para, di ba, bongga, para surprise, ganun. So, siguro ipa-flash ko na dito sa screen yung bakbak na intense na nangyari sa face ko. Na sobrang kalat na ngayon. Kalat na kalat na yung pagmumukha ko sa mga reseller, distributor. So, yung Queen Skin pala na brand is bago lang. And ngayon, nagiging bonggang-bongga na yung kanyang pangalan kasi kumakalat na siya all over the Philippines. So, marami ng distributor, marami ng user, marami ng reseller kasi nga magaganda talaga yung feedback. Bukod sa resulta sa akin, marami talaga magagandang feedback. But, meron lang ako napansin sa feedback nila. Meron kasi ako nabasa doon na notice ganda, no happy feeling. Pero para sa akin, naano ako doon parang, ha? Talaga? Sabi ko ganun. Parang para sa isip ko lang naman,
sabi ko, bakit sa akin may hapde? Bakit sa akin may iskenda? So, parang sabi ko, siguro dahil yung mga user na yun sanay na gumamit ng rejuvenating. Kasi ako hindi ako sanay gumamit ng rejuvenating eh. Kasi before, ayaw ako talaga nang nagmamalat yung mukha ko. Kasi alam niyo naman guys na nagme-makeup ako and kapag nag-rejuve kasi marami kang kailangan i-sacrifice. Like, paglalagay ng makeup, kahit na pang-makeup yan, BB cream or whatsoever, na kinag-isnan mo na or kinasanayan mo na, bawal talaga yun. Kasi may tendency na masunog yung mukha mo. Siyempre, may chemical yung makeup, and tapos ikaw, nag-re-renew ka ng skin mo, so parang ang pangit, diba? So, pwede masunog talaga yung skin mo. So, yun lang yung napansin ko. Siguro nga, yung mga nagsabi nun, notice ganda or no happy feeling, sanay na sa matatapang sabon, sanay na sa mga rejuvenating cream. Actually, guys, ang matapang talaga dito is itong dalawa. Itong rejuvenating at saka itong toner. So, ito yung nagpa-happy sa akin ng bongga. Not like bongga na bongga kasi... Hindi. May tipaklong, sorry guys. May tipaklong, kumapit sa aking binti. So, magsimula na tayo. So, ayan guys. Yun lang naman ako napansin ko. Nagbabasa kasi ako ng mga, tinitingnan ko din kasi yung mga mga feedback ng Queen Skin kung same ba sila sa... yung sa akin. Merong ibang same, merong yung... yun nga yung happy feeling lang yung parang... medyo nag-wonder ako kung ba't ganun, parang ganun, ba't sa akin may hapde, bakit sa akin ganun. Basta yan, siguro nga dahil sanay sila mag-review. Kaya ako kasi hindi talaga ako sanay, pang ano lang to, pang pangalawang beses ko na mag-review. Yung una, matagal na, ilang buwan na rin na nakakalipas, siguro mga 6 na buwan na. Or isang taon. Oo, isang taon nga. Isang taon ko yung ginamit. Ay, isang taon ba? Hindi pala. So, mga alam siguro, mga 4 na buwan. And then, ngayon, nag-review ako. So, yun. Maganda siya kasi effective siya. Sa unang araw ng pag-try ko nito, wala pang changes. And then, pangalawang araw, noong umaga ng pangalawang araw, wala pa ako nakikitang changes. Pero pagdating ng gabi, ayun na, dumating na yung micropeeling. Tumatawa ako nung nag-micropeeling talaga yung mukha ko. Kasi, ibig sabihin, effective sa akin. Kasi minsan, meron kasi ako mga skincare dati na na-try na rejuvenating siya, pero hindi talaga siya nagiyang sa akin as in. So, binigay ko na lang sa kapatid ko. Doon sa kanya nagiyang sa akin talaga as in 7 days. Bes, wala pa rin nangyayari, ganun pa rin yung pagmumukha, wala pa rin kintak feeling, ganun. So, tinigil ko. And ito, yung una kong natatry na skincare dati, yung Rix Sincerity, yung medyo mahal na Rix Sincerity, yung may facial foam, yung may ganun din, yung ganun. Hindi Beautiful Gift ha, pero na-try ko na din si Beautiful Gift. Yung isang yun, ayun talaga, walang tis ganda, walang feeling dun. Pero ang ganda ng skin mo dun, guys. Ang ganda ng effect nun sa akin. Talaga, nagro-rosy cheek talaga ako dito. Ang kaso lang, mahal yun. So, hindi ko kaya siyang i-mating. And then, after nun, nag-try ako ng Beautiful Kit ng Rexen. Ayun, medyo mahal din yun. So, hindi ko din sinundan kasi nga mahal. Pero at the same time, bukod sa mahal, sobrang hapdi nun. Para sa akin, ewan ko lang sa iba, sobrang hapdi nun sa akin. Like, mas mahapdi yun kaysa dito. As in, yung kahit na tapos ka na mag-toner, maglagay ng cream, mapipili mo pa rin yung hapdi eh. Eh, ito naman kasi, mararamdaman mo lang yung hapdi kapag nag-apply ng toner, ng cream, and then after nun, wala na yung ganung feeling. Dun sa Rix kasi, mahapdi talaga siya sa akin. Pero hindi ko nila lahat ha. Sa akin lang naman yun, sa aking naging experience. But maganda yung Rix na yon, yung Beautiful Kit, kasi glass kit talaga. Tsaka namuti yung mukha ko dun guys, and then tawag ito,
Nag-roll sensitive din talaga yung ganito ko. Pansin niyo ng mga kapatid ko. So, effective yung lyric sa akin. Kaso nga lang, medyo mataas yung standard nila pagdating sa presyo. But this one is, nagustuhan ko to kasi bukod sa mura, 280 pesos guys, sobrang murang-mura na yun para sa isang rejuvenating. So magagamit mo to ng 2 weeks or depende pa. Kupong clumsy, yung clumsy melody. So mag-proceed na tayo. So guys, nagustuhan ko to kasi mura lang siya, 280 pesos lang. So ito yun, itong set na to. Murang-mura na siya compare dun sa ibang rejuvenating. And mabilis yung effect niya. Mabilis yung effect niya, kaya nagustuhan ko din siya. Kahit na may liis ganda akong naranasan sa kanya, okay lang kasi maganda naman yung effect niya sa akin. Ang nagustuhan ko dito sa apat na product na to is yung soap at saka si toner. Kasi parang kahit yung si toner lang at saka si soap, okay na eh. Pwede ito na lang yung pang-maintenance mo, or kahit ito na lang yung pang-maintenance mo, tapos pwede kang gumamit ng kahit na anong toner na meron ka. Basta huwag lang mawala yung Kojic soap. Kasi feeling ko pinaka-importante talaga sa set na to is itong soap na to. So, I'm a Kojic English. So, Kojic user kasi ako. So, ang Kojic user kasi, ang Kojic kasi, for whitening talaga, mas maganda. Tawag ito, ano ba kasi nasabi ko? Basta yung So, yun. Itong Kojic kasi talagang effective to sa akin for whitening. So, kahit na anong Kojic, pwede sa akin kahit hindi kilalang brand, kung kilalang brand ba yun, or kahit walang brand, basta Kojic soap, okay na kayo sa akin. Hindi ako nangangati sa Kojic, as in talaga. Kaya favorite ko ang Kojic, hindi mawawala ng Kojic sa banyo, as in talaga. So, yun. Sa scent naman nila, matapang talagang amoy ng toner nila, matapang amoy nito. And then, itong dalawa naman, itong rejuvenating, ito amoy, basta hindi siya mabango. Hindi ko ma-describe yung amoy pero hindi siya mabango. Pero mild lang yung amoy niya pero hindi siya mabango, ha? And then itong sandal, ito mabango to. Itong sandal, mabango to. Yung amoy niya parang, alam niyo yung mga cream ng Japan. Ayun, ganyan yung amoy niya. So, as you can see naman, madali pa natitira. Kasi one week ko lang naman sila ginagamit. And konti lang yung ina-apply ng itong sunblock, and then ito, yan, ito yung parang mas gamit, kasi yun nga, nagkamali ako ng pagkakit ito nung una, kaya ito, kaya siguro naglabasan yung mga veins ko dito, so I think dahil na-overuse ako ng rejuvenating, kasi matapang to guys, so dapat isang beses lang sa isang araw mo gagamitin, ayan ang naging itsura, lumabas yung veins, and yun lang guys. Hindi ko lang alam kung sa akin lang ba, every time nagagamit ako ng rejuvenating, after peeling or kapag nababakbak na, nangangati kasi yung mukha ko, ewan ko kung bakit. Wala naman akong ibang nilalagay. So, feeling ko, ayun yung laging effect sa akin. So, sana makahanap din ako ng rejuvenating, hindi mangangati. Kasi guys, nasisira yung mukha ko. Hindi man nasisira. Nagkakaroon ako ng sugat dito. Ang sakit niya, ang hapdi niya kapag nag-apply ng toner. Kaya, tinigil ko yung pag-apply ng rejuvenating. Ngayon lang naman. Kanina lang naman, upaga ako nag-start na tigilan. Kasi matapang yun. So, ayun kasi, So, yan. Parang pinalimot ng pusa, no? Pero kinamot ko po yan. So, yan. Ito yung naging effect niya after 7 days. Sobrang nasyok ako sa skincare na to. Kasi, alam nyo, bago lang siya talaga. Hindi pa siya ganun kakilala. Pero, alam mo, yung resulta niya, napakaganda. So, yun guys. Marami nagtatanong sa akin. Mga friends ko, mga followers ko, kapatid ko. Nagtatanong sila kung ano yung ginagamit ko sa mukha. And nagtatanong din yung iba kung merong Queen Skin na nagbebenta sa Shopee or sa Lazada. So, wala daw sabi ni Miss CEO. So, sana magkaroon ng Queen Skin sa Lazada or sa Shopee kasi mas convenient kasing mag-order doon. Lalo na pag cash on delivery. And
Yun, kasi no, ano, hassle free kasi doon eh. Siyempre, pag cash on delivery, hindi ka naalis ng bahay, di ba? So, sana may magbenta doon ng Queen Skin para mas madali silang maka-order. So, yun lang guys. Okay naman siya sa akin, but for now, ititigil ko muna sila, pero hindi ko ititigil si soap. I-apply ko naman to sa body ko. Si toner, kasi kukunti na naman to, so dalawang gamitan ko na lang to, kaya gagamitin ko pa rin to. Si sunblock at si rejuvenating, baka i-stop ko muna, kasi papahingin ko manis yung skin ko. And meron kasi ako gustong itry na bagong product, and gusto ko din naman silang matry. So ganun kasing gagawin ko na 7 days, and then after 2 weeks, ibang product naman yung gagamitin ko kapag may bagong product. But gagamitin ko pa rin ito in case na kailangan ko. Pero itong Kojic soap, siguro ito yung magugusto ko kasi gagamitin ko ito sa body ko. So yun lang guys, kung gusto nyo yung umorder, lalagay ko na lang sa description box yung link ni, yung FB link ni Miss Casey Alfaro, yung CEO ng Queen Skin. So magtanong na lang kayo dyan kung saan pwede mag order kasi may mga distributor siya, may city distributor, may provincial reseller, ganun. So yun lang guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!